Umaga, narito na po ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong araw na kung saan binabantayan pa natin na low pressure area ay nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangan po ng Mindanao. Muli itong namataan sa layong 1,015 kilometers east-southeast ng Davao City at papalapit na po ito sa Mindanao sa mga susunod na araw. Patuloy po itong inoobserbahan kung maging isang bagyo ito o hindi. At ito ay pinangalanan ng 92W na taglay sa ngayon ang lakas ng hangin na umaabot ng 30 kilometers per hour. At may sea level pressure na umaabot ng 1,007 mb. Samantala, isang bagyo naman po na sa karagatan din ng taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 130 kilometers per hour at taglay din ng sea level pressure na umaabot ng 985 mb. Samantala, yung drop po ng LPAE gaya ng ating nakikita po sa ating satellite imagery ay aabot na po ang extension or trap nito ng Eastern Section Mindanao kasama ng Caraga, Davao Region, Misamis Oriental, Bukidnon at maging sa bandang North Cotabato. Samantala, umiiral pa rin po ang hanging amihan sa may extreme northern Luzon at apektado naman po ng Esterdis at ang silangang bahagi po ng ating bansa. At ayon naman po sa rainfall forecast ng Metro Weather, buong araw ang ulan sa may Caraga at Davao Region at posibleng pa ang ulan na natitirang bahagi ng Mindanao sa pagsapit po ng mamayang hapon o gabi. Inaasahan pong maulan ang panahon sa may Samar at Leyte at habang sa Cebu, Bohol at Negros provinces ay maging handa po tayo sa mga thunderstorm pagsapit po ng hapon. Sa Luzon naman po ay mahaba ang tsansa ng umulan maliban sa Quezon, Northern Quezon, Mindanao Oriental at Palawan kung saan may isolated thunderstorm po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila naman po halos walang chance ng ulan maghapon. Yan po muna ang latest update natin sa araw na ito at ako pong muli si Marilu Saison Vlog na nagsasabing laging handa sa anumang pagsubok sa buhay habang buhay may pag-asa. To God be the glory.